Nakikita ni Jerry na epektibo ang paghihigpit ng mga otoridad pagdating sa mga sasakyan dahil maluwag na umano ang kalsada sa lungsod. Masasabi ko dyan, kung tama naman po yung kanilang ginagawa, eh, walang problema kasi marami naman talaga ngayong pasaway. Ngayon naman sabi ko lang sana, tumupad sila sa mga batas dito sa Puerto Princesa, lalo lang na sa protocol. Kasi lahat naman para sa atin yan eh. Kaya hindi naman natin sila dapat sisihin kung may hinuhuli sila. Kung tama naman ang ginagawa nila, eh, wala naman akong comment doon. Isa kasi ito sa nakikita ng Puerto Princesa City Government na problema sa kalsada. Nagsimula nitong Lunes ang paghihigpit sa mga motorista na walang plaka at lisensya. Sa pagtutulungan ng PNP, City Traffic Management Office at ng Anti-Crime Task Force, higit 100 sa isang araw ang kanilang nahuli. Higpit tayo talaga, no? Dahil gaya nga ng nasabi natin, meron kasing problema sa kalsada natin. May sakit yung kalsada natin. Ngayon, anong sakit? Ang dami nating nakita ng mga walang plaka at sa taas ng datos, marami ang mga lasing, no, na naaksidente. At particular, itong sinasabing mga nagmamaneho ng walang driver's license. So inuna muna natin yung motor na puro yun lang ang naging attention natin, ano? Dahil yun talaga ang malaki ang volume. So ngayon nakita natin lahat sila na call ng attention dahil meron tayong 100 plus na motorsiklo na nakuha just in one day, no? At nito lamang Disyembre 16 ay nagsimula na rin silang manghuli ng mga four wheels na may mga paglabag din. 6 na four wheels ang kanilang nahuli habang 4 sa mga ito ay pawang mga menor de edad ang driver. Meron ding mga senior citizen ang nagmamaneho na hindi na nakapag-renew ng expired na lisensya. Wala umanong magagawa ang mga otoridad kundi hulihin ang mga ito. Yun, no? Meron may mga minor de edad na automatic wala kagad lisensya, no? Dahil sa sila ay minor de edad. Yung iba naman, may senior tayo na hindi na nakapagkuha ng nung na-expire, hindi niya na na-renew yung lisensya. Malaking bagay na rin umano ito dahil nitong nakaraang dalawang araw ay walang masyadong naganap na aksidente sa kalsada. Mga lasing na nagmamaneho at hindi natatakot lumabag sa batas kasi ang pangunahing dahilan umano ng mga aksidente. Yung mga aksidente, no, ngayon medyo na-lessen ng konti. Dalawang araw wala. So sa tingin natin, naka-lessen, nakabawas talaga yon. Dahil nangangamba rin yung iba na, teka, inom ako. Teka, baka may checkpoint. Hindi na ako mag-motor. No, may mga ganon. So nakaka-save tayo ng anong po pwedeng mangyari sa isang iinom. Maaring ma-aksidente siya o maaring siya ang maka-aksidente. Biglaan din ang nangyayaring checkpoint ng mga otoridad upang mahagip ang mga driver na mayroong paglabag. Payo na lamang nito na sumunod na lamang sa batas upang hindi mahuli. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.